Isang malaking pagkakamali nga ba ang naging desisyon ni Sophie matapos umang-ayon sa kagustuhan ng mga magulang na ipagkasundo sa lalaking hindi pa niya lubosang kakilala dahil lamang sa pera kaya nagawang ipagkasundo ito. Kaya naman, tunghayan natin ang kwentong pag-ibig ni Sophie sa lalaking una pa lang niyang nakita. Pero bago natin ipagpatuloy ang kwento, ay shoutout muna, Nina. Shoutout kay Rebecca De Los Reyes. Shoutout kay Elisa Cruz. Shoutout kay Evelyn Miller. Shoutout kay Ella Tukul. Shoutout kay Nicomida Atehera. Shoutout kay Marvelin Bunso. Shoutout kay Alili Villasanta. Shoutout kay Malugahu. Shoutout kay Emma Morgan from Washington, USA. Shoutout kay Marilu Hilario. Shoutout kay Faye Navares. And shoutout kay Benny Yaon. Abigail, nasaan ka? Galit na galit itong si Richard sa kanyang asawa. Kaya naman ay nagmadali itong nagpakita sa kanya kahit na pagod ito sa paglilinis sa buong bahay. Laging lasing itong si Richard at sa tuwing lasing ito, siya ang laging napagbuntunan ng asawa. Richard, ilang taon na nakalipas? Hindi mo pa rin ba nakalimutan ang nangyari noon? Hindi ko naman sinasadya ang nangyari sa mamo. Nagkaroon kasi ng kaunting alitan sa pagitan ni Abigail at ng ina ni Richard. At sa hindi sinasadyang pagkakataon ay natulak na ito pababa ng hagdan at nagdulot ng kanyang pagpanaw. Kaya naman ay halos araw-araw na lang naglalasing ang lalaki pagkatapos ng trabaho. Dahil sa pangyayaring iyon, pabago-bago ang ugali at isip nitong si Richard na halos mawala ito sa kanyang sarili. Abigail, mahal naman kita pero bakit mo nagawa sa aking ina iyon? Richard, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo ito? Self-defense lamang ang nangyari. Alam mo naman hindi ba? Na hindi ako gusto ng mami mo. Hindi kita mapapatawad, Abigail. Tandaan mo yan. Simula noon, halos napabayaan na ni Richard ang kanyang asawa. Dumating sa puntong nagkasakit nga ito pero parang isang matigas na bato ang puso ni Richard. Richard, sa huling pagkakataon, wala akong kasalanan. Mahal ko ang mami mo at higit sa lahat ay mahal na mahal kita, Richard. At sa puntong iyon, naliwanagan ang isip nitong si Richard. Wait, Abigail, wag mong gawin ito. Sorry, sorry sa nagawa ko sa'yo. Nagkamali ako. Ayos lang, Richard. Marahil hanggang dito lang ang buhay ko na magsilbi sa'yo. No, Abigail, lumaban ka. Gusto kong punan ang mga araw na hindi tayo magkasama, yung hindi kita napasaya. Dinala nitong si Richard ang asawa sa ospital, ngunit sa kasamaang palad ay hindi na ito umabot. Labis ang kanyang pagsisisi sa kanyang nagawa. Hindi man lang niya napasaya ang asawa noong nabubuhay pa ito. Kahit anong pilit ni Richard, hindi pa rin niya nakalimutan ang asawa dahil sa kanyang labis na pagkonsensya. Samantalang, naglalakad naman itong si Sophie mula sa kanyang trabaho. Ngunit sa di kalayuan, may sasakyang palapit sa kanyang pwesto. Abigail, buhay ka? Isang lalaki ang sumilip sa kanya mula sa bintana ng kotse. Excuse me sir, ang pangalan ko po ay Sophie at hindi po Abigail. Parang namalikmata itong si Richard matapos nakita niya ang dalaga na kamukha ng kanyang asawa. Abigail, umuwi na tayo. Excuse me sir, hindi nga po akong babaeng tinutukoy mo. Hindi ako ang asawa mo at saka ngayon lang tayo nagkita. Naalaala ni Sophie ang sinabi ng mga magulang na ipagkasundo ito sa lalaking hindi naman niya kakilala dahil lamang sa kayamanan nito. Kaya naman ay naisip niyang gumawa na lamang ng paraan. Mister, ano ang pangalan ninyo? Siya nga pala, ako nga pala si Richard Madison. Pasensya ka na misa kung napagkamalan kitang asawa ko. Paano kasi ay halos parehas kayo. Anyway, Miss Sophie, just in case na may kailangan ka or kailangan mo ng trabaho, tawagan mo lamang ako, maliwanag ba? Samantalang, pag-uwi naman ni Sophie sa kanilang bahay. Pagbukas pa lamang ng pinto ay nakita niya ang mga magulang na sa sala at kausap ang isang lalaki. Sophie, anak, mabutit na kauwi ka na. Siya nga pala,
Ito nga pala si Joseph, ang lalaking papakasalan mo. Oh, well, siya bang tinutukoy ninyo? Maganda siya ha. So, anytime pwede na kami kasal. Gusto sanang sumigaw nitong si Sophie sa galit at puot sa magulang dahil sa kanilang pinaggagawa. Walang imik itong pumasok sa kanyang kwarto at umiyak na lamang. Naalala niya ang lalaki na nagbigay sa kanya ng calling card. Anytime pwede niya itong tawagan at humingi sa kanya ng tulong. Hello, Mr. Richard Madison. Ito nga pala si Sophie. Nakahiyaman pero kailangan ko ng tulong mo. Ah, Sophie. Ganun ba? Sige. Magkita tayo bukas ng umaga. Hindi naman nagawang kumain ng dalaga dahil sa sinabi ng magulang niya hanggang sa nakatulog na ito. Ma, pa, papasok na ako sa trabaho. Sige anak, basta yung bili namin sa iyo ha, huwag mong kalimutan. Paglabas ng bahay ay dumiretso na ito sa lugar kung saan ay magkikita sila ni Richard. Labis naman ang galak ni Richard na makita niya ang dalaga kasi hindi makaila sa kanyang sarili na kahawi nga ito na kanyang asawa. Pagdating ng lalaki sa tagpuan nila, hindi nga siya nagkamali dahil ang babae nakaupo talaga namang hawig na hawig sa kanyang asawa. Good morning, Miss Sophie. Anong pag-usapan natin? At dito pa sa coffee shop tayo nagkikita. May problema ka ba? Alam mo, Mr. Madison, kailangan ko ng tulong mo. Gusto ko maghanap ng trabaho na hindi alam ng mga magulang ko. O bakit naman, Sophie? Alam mo, mahabang istorya ito pero sasabihin ko sa iyo ang totoo. Alam mo ba na gusto akong ipakasal ni mama at papa sa lalaking hindi ko mahal? May karapatan naman ako, hindi ba, na pumili ng lalaki? Kaya gusto kong maghanap ng bagong trabaho na hindi nila alam. Kaya naman ay pumasok sa isipan nitong si Richard na kailangan niya ng assistant sa lahat ng bagay, lalo na sa kanyang trabaho. Ngunit ang higit sa lahat ay mapagaan ang kanyang bigat na naramdaman. Walang problema sa akin, Sophie. May dalawa kong opsyon para sa'yo. Yung una is maging assistant ka sa trabaho ko. O kaya naman ay gumawa tayo ng kasunduan. Isang kontrata na mag-asawa tayo. Nang sa ganun ay hindi ka nahabulin ng taong iyon. Alam mo, Sophie, madali lamang ang roles ko. Asikasuhin mo lamang ako pagkagaling sa trabaho. Lahat ng gawain sa bahay. Pero huwag kang mag-alala dahil may makasama ka naman at yun si Yaya Meding. At higit sa lahat, maghiwalay ang kwarto natin. Gusto ko lang makatulong sa iyo at makatulong ka rin sa akin. Ano, Miss Sophie, sangayon ka ba? Ito na kaya ang pagbabago sa buhay ni Sophie. O dito pa magsisimula ang kalbaryo sa buhay niya kung papayag siya sa kasunduan ng lalaki. Kaya naman, muli nating abangan ang nakapanabik na kwento sa buhay ni Sophie. Pero bago tayo magtapos, kung sakaling nagustuhan niyo ang kwentong ito, huwag kalimutang pindutin ang like button. Maraming maraming salamat.